Hi, ako si Pax. Sa video na to, pag-uusapan natin ang gitarang ito and its little secret. This is an RJ guitar at kung kilala mo yung brand na to, alam mong budget guitars talaga ang ginagawa nila. Sometimes it goes as crazy as this. Five guitars in one. At hindi pa ako nakakagamit ng RJ before, pero napukaw nito yung attention ko kasi meron silang hindi sinasabi about this guitar. Tara, pag-usapan natin. First, let's talk about one of the most sought-after budget guitars of all time, the Squire Classic Vibe. I never got to try one, pero itong mga gitarang to, sikat sila kasi ang lapit daw ng tunog sa actual na 50s na Fender. These guitars are just made in China, pero madaming nadismaya nung nagpalit ang Squire ng factory from China to Indonesia kasi hindi na daw same ng quality. May mojo daw yung made in China. Ang interesting, di ba? Kasi usually kapag made in China, may doubts tayo. But for the classic vibe, talagang hinahabol nila yung mga gitarang galing dun sa Chinese factory na yun. Okay, now somewhere in the Philippines, may isang tao na gustong gumawa ng Pinoy budget guitars na may international quality. And that's our Uncle Ramon Jacinto, also known as RJ. So the story goes like this. He traveled around the world tapos kumausap siya ng iba-ibang factories na gumagawa ng guitars. Alam nyo kasi, dito sa Pilipinas, ina-outsource talaga ng mga local brands yung manufacturing either sa Korea, China, or Indonesia. So, sa China, may nahanap na factory si RJ, pero hindi lang basta random factory. Nahanap niya yung gumagawa ng Squire Classic Vibe. At doon nila pinapagawa itong mga gitarang ito. Now, you have to understand na when it comes to budget guitars, the design is as important as the factory kung saan sila ginagawa. Kahit maganda pa yung specs niyan, kung olats yung factory, hindi rin magiging maayos yung performance ng gitara. So now I think you guys are ready to talk about RJ's Gigline Special Edition. This is the Skycaster, which is basically a Stratocaster but made from the same factory kung saan ginawa yung Squire Classic Vibe. Let's check out the specs. So may tatlong klaseng kulay ito. The Space Blue, the Jungle Green, and the Purple Heart. Lahat ito ay may alder na body at maple neck, which are the same wood specs na ginagamit ng Fender and Squire. Pero ito yung nakaka-intriga. Dalawa dun sa tatlong pinadalang Skycaster sa akin, merong flamed maple dito sa neck. Ito naman sa fretboard. Ayan o, parang tiger stripes. Alam nyo ba na mahal to? Hindi ko alam kung bakit merong ganito sa gitara na to. At sabi nila, kapag flamed yung maple, mas enhanced yung snap ng tunog. Well, if you guys are gonna check this out, be sure to look out for the flamed ones kasi ito talaga yung bang for the buck. Tapos may ABS binding ito. Actually, sa mga Fender Custom Shop and Aerodyne lang meron nito eh. And nakakamahal yan actually kasi ma-effort na process maglagay nito. And in fairness, mapino yung pagkakagawa. Usually, lagpas-lagpas yan at this price point. Tapos merong gold na hardware. Medyo nakakasosyal siyang tignan. And then, SSS yung pickup configuration, meaning single coil, single coil, single coil. And meron tayong 6-point tremolo bridge. Sadly, wala pa tong locking tuners, but remember guys, this is still a budget guitar. Before we go to tone testing, explain ko muna sa inyo yung cool options ng Special Edition Gigline. So, meron kayong option to have an Alnico pickup, which is warm and more vintage sa sound, or a ceramic pickup na ma-attack at mas modern, may bite. And then you can choose between a maple fretboard, which is bright and snappy, and the black walnut, baka first time yung marinig. It's a softer wood than maple na merong warmth ng isang rosewood and the bright chimes of a maple. So it will be up to you kung anong prefer nyo. Ngayon, we have here are the Alnico walnut combination and the ceramic maple. Let's check it out. Thank you.
Now, let's talk about yung feel nitong guitar. This is the Purple Heart color. Maganda yung neck profile na pinili nila eh. It's wide and thin, tapos satin yung finish. Walang coating. So, masarap mag-glide up and down. And the frets are filed down pretty well. Pero hindi siya as smooth katulad ng Sur or American Pro ng Fender. Silver nickel lang ito. Well, Fender uses the same naman. But if you look closely, medyo rolled off yung edges ng fretboard. Sa iba kasing budget guitars, matalim pa yung gilid ng fretboard eh. Kaya pag nagtatump over ka, masakit. Dito, actually, madali siyang gawin. Kaya kung mahilig ka sa Mateus Asato or John Mayer, okay ka dito. So to sum up this review, this is actually a good Stratocaster at this price point ah. Walang bells and whistles, pero this special edition ng Gigline, they made sure na wala ka nang poproblemahin kung Strat sound yung kailangan mo. I never tried the classic vibe, sadly, pero this guitar snaps where it should snap, twangs where it should twang. Yung general feel ko with this guitar is you don't have to force yourself into playing it to make it sound like a Strat. Kasi yun yung problem ng ibang budget na guitars eh. Kailangan mo mag-effort ng konti para gumanda pa yung tunog niya. With this guitar, tutugtog ka na lang. And yung build quality, okay eh. Pag tinignan mo yung wood, walang mga lagpas-lagpas na pagkakasand. Tapos yung mga edges, smooth lahat. Kahit pag tinignan nyo yung joint, kasi sa mga budget guitars, dyan nyo makikita yan eh. Sa joint, makikita mo kagad kung may tabingi o kaya kung pinagpilitang ipasok yung kahoy. Dito, hindi ganun yung case. Although I guess kung bibili kayo ng ganito, mag-invest talaga kayo sa mga hardware like yung pickups and the bridge. Tapos itong nut, ito dito lang ako medyo naalanganin kasi sumasabit ng konti. Pero mura lang naman itong ipaayos sa luthier. And also, yung sa frets, kailangan nyo pa rin ipapolish yan. I think pag budget guitars, yung frets talaga yung unang ipaprioritize nyo. Frets and not. By the way guys, konti lang yung ginawa nilang ganito, kaya special edition yung tawag. So habang nag-uusap tayo, nauubos na to ngayon. So check it out kasi baka ito pala yung guitar na pasok sa budget nyo. Happy guys? Ako si Pax, hanggang sa muli, tugtog lang!